Ibalik mo kasi sayang. So ayan mga bossing, inumpisahan ko na siyang i-repis. So nilagyan ko muna siya ng marker, yung kulay, para makikita ko yung spot na malalim. So ibig sabihin, pag itong kulay na to ay pag ni-repis ko na, yung kulay na yan nawala, tapos may naiwan yan dito sa bandang ano niya, cylinder head. So ibig sabihin, malalim pa yung spot na yan pag yung kulay na iwan. So patutuyuin ko muna ng kaunti para dumikit, tapos i-ano ulit siya, ipasadahan para i-replace ulit. So bali yung ginagawa natin dito ay manual ng replacing. So yung pagmamanual replacing, so nangangailangan tayo ng ano dapat diyan, ng straight edge para makuha natin yung pinaka flat surface ng ano, cylinder head. So bali ang sukat nito, so lagi ko nga sinasabi ano, ang sukat na kailangan natin diyan ay 0.04 mm o kaya naman 0.0015. So yun yung pinakamagandang gauge niya. Kumbaga flat na yung ano natin, cylinder head gasket pag nilapat diyan. So patutuyuin ko muna yan, tapos mamaya-maya papasadahan uli natin ng ano, replace dito sa manual natin na flat glass. So may flat glass ako dito. So ang kapal pala ng flat glass natin ay ano, nasa 1/2. 1/2 po ang kapal nito. Tapos unang pasada, ang ginagamit ko sa kanya ay 60 grit na liha. So pag ano na natin yan, pa-final, 80 grit na tayo. So ayan, patuyin ko muna to. So ayun, mayroon pa rin ano siya dito. May dark spot pa rin. So maibig sabihin malalim pa ditong banda. Pero yung dito sa may mga bandang gilid, ayan, kung makikita nyo, wala na siyang ano, wala na yung marker natin. So ibig sabihin, ang side na to, flat na to. So ang naiiwan na lang na mayroong lubog, itong pinakagitna. So gagawin natin dyan, papasadahan pa natin yan. So i-replace pa natin para mawala na siya at ma-flat na yan. So mangyayari dyan,
pag na-final na natin, ganito na yung magiging resulta niya. So, dapat yung gauge natin hindi lumusot. Ganyan, no? Hindi nakakalusot. Pero dito kasi, pag ginage mo siya, yan, lusot pa rin. So, ibig sabihin, lubog pa yan. Ito, okay na to. So, dito na lang. Itong side na lang to. Kailangan pang i-replace. So, i-replace natin uli yan. So, ayun na mga bossing, ano, after kumapasahada ng ilang ulit sa pag-re-replace natin, sa manual replacing natin. So, yung pinaka-surface ng head natin, nag-flatten na rin. So, ito na yung gauge natin, 0.04 mm or 0.0015 inch na ano finger gauge. So, manipis na po ito. Mas manipis pa po ito sa isang papel. So, kanina, kung makikita nyo, habang gini-gauge natin, itong gauge natin ay lumulusot. So, ngayon, pag gini-gauge na natin siya, andito na lang siya sa labas. So, hindi na niya kayang lumusot dun sa pinakaloob nan. Yan, oh. So, ibig sabihin, okay na to. Pantay na siya. So, ayun lang. So, ang pagma-manual replacing, kailangan maging maingat pa rin. Tapos, kailangan mayroong sapat na gamit na pang sukat talaga. So, hindi lang kasi yan ipinapasada sa isang, ano, sa isang flat na surface. So, kailangan mo pa rin siyang susukatin kung tama yung binibigay na reading ng, ano, natin. Pagka-manual replacing. Saka, pinaka-importante dyan itong straight edge, saka yung pinagaanuhan natin, pinagre-resurfisan, kailangan flatten po talaga siya. So, kailangan 0-0. So, ayun lang po. Sana mayroon akong na-share na kung paano mag-manual replacing ng cylinder head na hindi mo na siya kailangan padala sa machine shop.